Mga mamas, ngayon po ay magluluto naman po tayo ng isa sa mga paborito ng mga taga-Bicol. Ito ang ginataang dahon ng kamuting kahoy. Lahat po natin ang ating mga kakailanganing ingredients. Siyempre, mamis, kailangan po natin ng dahon ng kamuting kahoy, sibuyas, bawang, asin, and of course, pansahog. Siyempre, mamis, una po sa lahat, kailangan ko muna pong lamasin ang ating dahon sa pamamagitan po ng asin. And then after that, mamis, bibigaan po natin siya para matanggal po natin yung kanyang katas para hindi siya mapait. Yan, simulan na po natin ang ating pagluluto. Yes, mami, ito po nilalagay ko. Ito po yung pangalawang gata. So, medyo nadamihan ko po siya ng konti, mami, para talagang lutong-luto po yung ating dahon. Alright, lagay po natin ang ating ingredients, ang ating bawang at sibuyas. So, sama-sama po silang lahat, mamis. Alright, pakuluin po natin. So, kapag kumukulo na po yung ating pangalawang gata, mamis, ilagay po natin yung asin. Konti na lang po yung asin na ilalagay ko, mamis, kasi kanina po naglamas ako ng dahon. Nilagyan ko na po yun ng asin. So, para hindi naman po siya maalat. Alright. So, after this, mamis, pwede na po natin ilagay ang ating nadahon ng kamuting kahoy. Yan. Masarap to, mamis. Hindi po sila nagkakalayo sa lasa ng laing. So, ito, mamis, antay lang po natin ito, mamis, na maiga siya, matuyo siya, bago po natin ilagay yung ating unang gata. So, ito pong niluluto ko ngayon, mamis, na nakikita niyo po na marami po siyang sabaw, marami siyang sauce, marami po yung pangalawang gata na nilagay ko para po talagang to make sure na lutong-luto po yung ating dahon. Yan. Tapos po, mamis, mas masarap po ang dahon ng kamuting kahoy kung yung bang parang bago niyo po ilalagay yung unang gata. Yung bang parang medyo nasusunog na po yung ilalim ng gulay. Kasi ang bango-bango niya at sarap-sarap kapag nilagay niyo ng ganong way yung unang gata. Ilagay na po natin yung ating seasoning. At least, mamis, nilagay ko po dito is magic sarap. Yun lang, pansahog. Yung pansahog po, mamis, na ginamit ko pritong isdang bango. Sinimay ko po siya. Tinanggal ko syempre yung mga tinik. Para hindi naman siya sagabal sa pagkain. Yan. Takpan natin, mamis, hanggang sa talagang yung tuyo-tuyo na po siya. Bago po natin ilagay yung ating unang gata. Sa aming taga-Bicol, mamis, ang tawag dyan ay natok. Yan. Masarap nga nito, mamis, yung talagang nagmamantika siya. Nagmamantika siya sa gata niya. Lagay muna po natin yung sili. Para medyo manuot na po yung lasa niyan dun sa gulay. Para medyo masarap naman, mamis, kapag kakain kayo ng kahit anong gata na ulam. May sili. Yummy-yummy. Ayan. Ang sikreto po sa mga ginataan ng gulay o anumang gata, dapat lutong-luto po yung ating gata para hindi po siya mapanis kaagad. So, by that way, kahit kinabukasan or the other day pa, hindi talaga siya panis. Alright? So, this time, mamis, tuyo na po siya. Maiga na siya. So, lagay na po natin yung ating kakang gata. Kakang gata or unang gata. Luto na po ang ating ginataang kamuting kahoy. Sarap-sarap! Ayan, mamis. Sana po, mamis, nagustuhan niyo po yung aking recipe for today. Salamat po sa panonood niyo po. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe po sa aking channel at sa aking page. Salamat po sa panonood ulit. Hanggang sa susunod po na aking recipe na lulutuin. Bye po!